morning. It's 15 minutes past 7 in the morning. And I just arrived from my early... I have attended the early mass. And here it is. Andito yung nabungarang ko. Punong-puno ng usok dito sa kapaligiran namin. Because, ayan po, may nagsusunog. So, ano po ba ang... Kaya, I mean, we have the batas, no? Kaya yun po yung nakakalungkot, ang kinagastusan natin yung magagandang batas. However, pagdating po sa implementation, ano po ang nangyayari? So, I think there is a need for us to have a monitoring of the impact of the batas na mga ginagawa. At ito ba ay... strictly adhered or wala lang. Ayan, oh, look, lakas ng apoy po. I don't know kung nakikita nyo po kasi right now ang lakas ng sikat ng araw at the same time ito yung usok na bubungad sa iyo. Ayan, so there is really a need, no, to monitor the implementation ng ating batas. Ayan, ang lakas-lakas, kaya sa aming bahay ay puno ng usok kasi papunta doon ang hangin. So, tinan nyo po, ang lakas ng sikat ng araw at the same time, at saka ano ito, ano itong mga tambak dito na mga wire, kadami. Ayan, this is just across our house, no? Ayan, ano ito? O, parang, ano ang, bakit ganito ito, napakadaming tambak? Ayan po. Ano ba to? So this is the kapaligiran here. Ang taka ako, that's why I check kung ano yung pinagagalingan ng usok sa bahay. Ito pala yun. Ayan. So I'm calling the attention of the DENR to yung with regards to the implementation of the batas on Clean Air Act. Ayan po. Dito sa amin, no, here in Barangay Mapapak, Barcelona, Sorsogon, ay since I have arrived, no, for a short vacation, and I noticed na talagang medyo madami ang nagsusunog dito ng mga pinag-alisan ng palay. At ngayon, I don't know kung ano to na sinusunog kasi grabe ang usok. Ayan po. So again, I'm calling the attention of the DENR, particularly the one in charge of the monitoring of the implementation of the Clean Air Act. Muli, good morning to all of us.